Tandaan mo, hindi kanya priority. At kung gusto mo na maging smooth yung kanyang affair sa'yo, kailangan mong irespeto yung boundaries and limits na ini-implement niya sa inyo. Kaya, pag nasa pamilya siya, bawal ang text, bawal ang call. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is, let's talk about kabit, other woman, mistress. Lately po, ang dami kong nakukuhang personal message tungkol dito ang concern. Now, kung ikaw ay nasa ganitong situation, mapalalaki ka man or mapababae ka man, kung ikaw ba ay kabit, kung ikaw ba ay may kabit, this video is for you. Gusto ko lang kayo guys, bigyan ng konting awareness and also konting realization kung ano ba talaga ang isinasakripisyo ng mga taong nai-involve sa ganitong relasyon. Kung ano ba talaga yung role ng isang tao once na na-involve ka na maging kabit. Hindi ako nandito para manghusga dahil sino man sa atin ay walang karapatan na husgahan ang kapwa natin. Only God ang pwedeng magbigay ng kanyang judgment. I'm just here to listen. Ang description bilang isang mistress, ikaw ay nasa long-term relationship with a person who is married to someone else. Ang couple na nai-involve sa ganito ay hindi nagsasama openly, lalo na sa public. Kadalasan, ang mga mistress po can make a man feel appreciated and special. Ito yung kakulangan naman na wala doon sa marriage nila. Pinoprovide ng isang mistress sa mga lalaking nangangailangan ng reassurance para sa kanilang masculinity. Minsan, sa mga nabanggit ko, pag ganito ang kulang sa isang lalaki, iniisip nila na better na magkabit na lang sila para mahanap nila yung nawawala doon sa marriage nila. Pwede nyo rin i-apply to, no, guys, sa mga lalaki or babae man. Wala naman kasi masyadong pinagkakaiba yan when it comes to emotional. Palaging halos iisa yung pangangailangan ng babae or lalaki kung bakit nagagawa nilang maghanap ng kabit. Now, ano ba yung kadalasang nagiging role ng isang kabit? Number one dyan, you need to take care of yourself. Dapat alam mo na hindi kanya priority. Kung sakaling may mangyayari sa'yo, no, emergency man to, urgent man to, don't expect na nandyan agad siya pag kailangan mo. So, kailangan malinaw sa isip mo yung expectations and understanding mo kung ano yung role mo sa buhay ng kabit mo. Now, kung malinaw naman sa'yo to from the very beginning, of course, mas tatagal yung relasyon nyo at mas mag-e-enjoy kayo dun sa sikretong relasyon nyo. Or else, mag-e-end up ka sa frustrations and heartbreaks. Number two, make sure na komportable ka na magkaroon ng sikretong relasyon sa kanya. If you want to be a mistress, you have to embrace the fact that you are a secret. So meaning, madalas, sikreto ka sa kanyang pamilya at sa mga kaibigan. Hindi naman po ito sa lahat, pero marami pa rin po na mistress ngayon na sikreto talaga. At marami-rami na rin po ngayon na mistress na lantadan. So kung nandun ka sa sikretong side, of course, ang medyo masakit dito, kapag meron kayong mga cute and sweet photos or kaya memorable na pinuntahang lugar, hindi mo ito maipopost sa mga social media mo. Another thing, don't call him or text him when he is spending time with his family. Tandaan mo, hindi kanya priority. At kung gusto mo na maging smooth yung kanyang affair sa'yo, kailangan mong irespeto yung boundaries and limits na ini-implement niya sa inyo. Kaya, pag nasa pamilya siya, bawal ang text, bawal ang call. So, isa kang pagkakamali or kasalanan kapag kasama niya ang pamilya niya. Diba ganun naman kapag ipinagbabawal, meaning masama. Another thing, kapag kabit ka, madalas gumagamit kayo ng mga code names, lalo na kapag dumarating yung time na humaharap kayo sa maraming tao para lang maprotektahan ninyo yung relasyon ninyo. Dahil nga, walang nakakaalam at hindi pwedeng malaman yung relationship ninyo, you have to stay quiet.
Kaya pag nag-uusap kayo sa harapan ng maraming tao, kailangan ninyong itago or i-avoid yung paggamit ng mga names or identifying details. Kasi baka nga naman makatunog sila. Kapag nasa ganyang relasyon ka, palagi kang nag-iisip ng hindi maganda. Overthinking ka palagi na kesyo baka makahalata siya, malaman yung ganito, kasi guilty ka nga. Kaya kadalasan, gumagamit na lang kayo ng mga code name. Last one, enjoying each other's company. So, maliit ang mundo ninyong ginagalawan. Kayong dalawa lang madalas ang magkasama at nag-i-enjoy dun sa oras ninyo. Maaring hindi mo makilala yung side niya, hindi niya rin makikilala yung side mo. So, kailangan yung mag-out of town para ma-enjoy ninyo yung mga moment ninyo. Kailangan malayo kayo at minimake sure nyo na walang makakakilala sa inyo. Para lang maging out kayo sa public. Kasi sa pamamagitan ng pagpunta sa malalayong lugar, nababawasan yung pag-aalala ninyo na baka may makakilala sa inyo. So you guys enjoy going to a new destination for some special one-on-one time. At syempre, bihirang-bihira nyo itong magagawa kasi nakadepende ang schedule niya sa pamilya niya at sa trabaho niya. So, overall, it's not a good idea po, ano? Because you're likely to end up getting hurt. Huwag mo siyang hayaan na gamitin ka niya para ma-feed yung kanyang fantasies at yung mga pangangailangan niya. If you want to get married eventually, well, you should look for someone who is willingly to make the commitment with you. So yun lang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!